So hello guys, andito tayo ngayon sa Paris Kimchi Intramuros. Okay, so umorder ako dito ngayon ng mango shake nila. So ito, try natin. Sarap. Okay guys, so today very special day. Mag-unbox tayo ngayon ng bagong-bagong DJI action camera natin. Kasi lately, ang pangit ng mga shoot ko kasi iPad lang yung ginagamit ko. Sobrang lapit ng mukha ko dun sa screen. So kaya naisipan ko rin na mag-invest talaga dito sa DJI action camera natin. So tara, tignan natin guys. Okay guys, so ito na yun. Taraan! Okay, so bagong-bago pa oh, naka-seal. So, buksan natin. So, ito guys yung DJI action camera natin. So, meron siyang kasamang case. Ayan. Mamaya tanggalin natin. And then meron siyang mga accessories dito sa gilid. Ayan. So tignan natin ha. Ito. So ito. So mahirap kasi tanggalin eh. Nandito yung instruction manual, tapos yung mga other certificate and stickers. Tapos ito yung mga attachment niya. Ayan. So pwede mo siya ilagay sa helmet. Okay, helmet ng motor or bike. So ito pa yung other attachment. And then ito yung kanyang DJI pati. So, original siya. Ayan. So, isa lang yung kasama. And, meron siyang kasamang wire pang charge. Pero wala siyang kasamang charger mismo. So, ito, pwede nyo siyang i-connect dun sa laptop or power bank. So, punta na tayo doon sa first impression natin dito sa ating DJI action camera, no? So, ang masasabi ko lang dito is ganda ng texture niya. Ayun, no? So, ramdam mo talaga na ano siya, matibay, durable. Hindi siya pipitsugin eh. Para siyang made of high quality plastic with high quality rubber. Ayun oh. So tapos ang ganda ng design niya kasi simple pero napaka sporty. Ayun oh. So hindi siya boring yung itsura niya. Ayun. Tapos madaling hanapin yung mga button niya, pindutan niya. Yun. So, isa pa sa nagustuhan ko dito is meron na siyang built-in front camera. Ito guys, oh. Okay? So, di katulad sa iba na wala pa. Kasi napakahalaga nito, lalong-lalo na kapag nagbo-vlog ka kasi para makita mo yung itsura mo, kung ano itsura mismo dun sa screen para meron ka rin guide. Sobrang ganda rin ng camera na to guys. Kasi bukod sa napaka durable niya, napaka handy, napaka practical niya. Okay, ang liit lang niya kasi oh, pwede mo siyang ibulsa. Is napaka ganda rin niyang gamitin sa mga outdoor activities kasi
waterproof siya, guys. Okay, so up to 36 meters. So without ano 'yun ha, extra external box, waterproof box. So ano pa kaya pag nilagyan mo siya ng box na protector, waterproof protector. So mas malalim yung mararating niya. So napakaganda talaga nitong action camera ng DJI Action Osmo Action. At yun na nga, no? So isa pa sa pinakang major factor talaga kung bakit nag-decide ako na itong DJI Osmo Pocket, Osmo Action pala. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Yung kinuha ko is napaka-affordable niya. So this one, nakuha ko siya ng 13,500 pesos. Okay? So sa ganung amount, napakasulit niya kasi kung ikukumpara mo siya sa GoPro, which is 24,000 pesos, 'di ba? So wala pang accessory 'yun. Eh with this camera, okay? Sa 13,500 pesos, dagdagan mo na lang siya, okay? Ng konti. Meron ka ng mga accessories na kakailanganin mo sa basic vlogging. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili tong aking bagong-bagong action cam, nabili ko to sa Hidalgo, Quiapo, Manila. Doon kasi guys, murang-mura lang yung presyo ng mismong camera. And then marami ka pang selection ng mga accessories tulad ng stand, ng mga casing, tapos ng mga microphone. So I encourage you, kung bibili kayo ng action cam, is try nyong pumunta sa Hidalgo Street, Quiapo, Manila. And one last thing nga pala, na isa sa mga, sa tingin ko na advantage talaga nitong DJI action camera natin, is kapag bumili ka ng mga accessory nito, sobrang mura kumpara mo dun sa ibang kilalang action camera. So I think more than half yung price. For example, yung kanyang battery. Makakabili ka ng battery niya sa halagang 500 or 600 pesos lang na third party battery. Pero yung original niya is nasa 1,200 pesos. Pero sa ibang brand, battery pa lang ah, isang pirasong battery nasa 2,400 plus something. So imagine niyo yung guys, kung bibili kayo ng action camera, i-consider nyo rin yung mga accessories ng camera na yon, hindi lang yung mismong unit. Kasi at the end of the day, mapapagastos ka talaga ng malaki kapag hindi mo inaral or ni-review yung mga presyo ng mga accessories ng camera bibilin mo. At syempre guys, hindi kompleto ang ating DJI action camera setup kung walang tarararan. Okay, so meron tayong maliit dito na murang-mura lang na tripod. Okay, actually nabili ko to sa halagang 280 lang. Ito, Ulansi tripod for action camera. So ang kagandahan kasi dun sa Quiapo, murang-mura lang yung presyo nito, pero ito is original to ah, hindi ito imitation. So nakita ko tong ganito rin, same brand sa mall. I think this is around 800 or 600 kapag sale, pero dun sa Quiapo nakuha ko lang siya na ng 280 pesos only. So not bad, di ba? Try nating ilagay yung ating action cam. So ito is originally kasama to sa DJI action box kapag bumili kayo. So gagawin nyo lang is isalpak nyo lang to dito. Yan. And then ikabit nyo tong screw, okay, na libre dun sa box.
Okay, so para sa akin, dapat huwag masyadong mahigpit, huwag masyadong maluwag yung pagkakabit. Kasi pag masyadong maluwag, pwedeng mahulog yung camera nyo. Pag masyado nang mahigpit, baka pag tagal-tagal, mag-crack yung mismong attachment ng camera nyo dun sa tripod nyo. So, sakto lang. Okay, tamang timpla kumbaga. So, ito na guys, no? Naka-setup na siya. So, actually, ready na to eh. So, sa mga susunod na vlog natin, lalong-lalo na sa mga outdoor, expect nyo na guys na ito yung gagamitin natin. Lalo na yung mga extreme vlogging adventures natin. And also, pwede rin natin itong gamitin sa indoor vlogging natin. Kasi nga, meron siyang front camera. Okay? So, excited na ako dito, guys. And siya nga pala, guys. Huwag niyong kakalimutan na bumili ng ito, memory card. Okay? Kasi yung binili ko yung action camera ko, hindi kasama doon yung memory card. Okay? So, hindi natin magagamit yung ating camera kung wala tayong memory card. So, ito is 64 gig yung inuha ko para isang bilihan na lang. Hindi na ako yung bili ng bili pa ng iba't ibang card. So, ang magandahan na ito is branded siya. Ayun, SanDisk 64 gig. Siguro naman, matagal-tagal na aabuti na ito, no? So, ito, guys, is around 965 pesos yung kuha ko. So, ayan siya. So, yun na nga guys. Bago tayo magtapos, shoutout lang pala kay Diana Tedalgo Domingo. Shoutout din kay Lala Telano Biray. So guys, bakit ako nahirapan mag-vlog noon dati? Kasi gamit ko kasi yung iPad mini ko. So, kung alam niyo yung iPad mini, napakalapad niya, di ba? So, ang problema ko doon is, kapag nasa labas ako, una, takaw pansin siya. So, kapag yun ang ginagamit ko sa pagbablog sa labas, napapatingin talaga yung mga tao. So, nakaka-irita siya. Medyo nakasira ng diskarte. So, pangalawa, yung iPad mini is kapag nilapit ko siya sa mukha ko para mag-vlog, is sobrang laki ng kinakain ng ano yung sarili ko doon sa screen. Okay, so ang pangit ng output. And pangatlo, ang problema rin sa iPad kapag ginagamit mo siya pang vlog, lalo na sa labas, is medyo risky siya. Nakakatakot siya kasi baka mahablot siya sa inyo. Kasi nga, iPad nga, Apple. So, talagang medyo, ano, takaw hablot siya, guys. So, kaya nag-decide akong bumili ng action camera. Kasi sa action camera, napakalit lang niya. Pagkatapos mong gamitin, pwede mo siyang ibulsa. Tsaka hindi siya masyadong intimidating kapag nagbablog ka sa labas. So, ayun na nga po, guys. Invite ko lang kayo bago tayo magtapos, no? Paris Kimchi Intramuros. So, pag wala ng ECQ at napabisita kayo sa Intramuros, huwag niyong kalimutan na bumisita dito, ha? Paris Kimchi Intramuros. Sobrang sarap na mga pagkain nila dito at murang-mura pa. And then, meron din silang branch sa Cubao area. Okay, so lalagay ko na lang po yung link doon sa description below. So, thank you so much, everyone. God bless. Thank you.